na itopic na natin yung nangunguha ng bata. Na itopic na rin natin yung nagre-recruit ng bata. Ngayon, itatopic natin yung protector ng mga pasaway na bata. Walang kakain hanggat walang nahuhuling matabang isda. Oy! Ah, si Arlene Rosas. Di ko alam, Ben. Ay, sorry, sorry. Sige, matulog ka na. Boljack, pumunta ka ng Congress. Pupunta akong Congress. Hanapin mo si Arlene. Ah, hanapin ko si Arlene. Huwag kang uuwi. Hindi ako uuwi. Hanggat hindi mo nahanap si Arlene. Hanggat hindi ko nahanap si Arlene. Ben, anong apelido? Rosas, utragis, hindi ka bales. Boljack, pumunta ka ng Congress. Pupunta akong Congress. Hanapin mo si Arlene. Hanapin ko si Arlene. Huwag kang uuwi. Hindi ako uuwi. Hanggat hindi mo nahanap si Arlene. Arlene! Arlene! Hello, Ben. Walang tao sa Congress. Putragis, pag wala sa Congress, nasa forest. Arlene! Ayup kayo nahanap ka ni Ben. Tanga, wala dito. Ah, saan? Ini-interview. Positive, nahanap ko na, boss. Nasaan? Ini-interview ng dos. Diretsahang tanong na rin, Congresswoman, ang Gabriela po ba ay kasapi rin ng New People's Army? Hindi po. Hindi po kami NPA. Lagi nga namin sinasabi yan eh. Ang lagi accusation sa amin, sinasabi nila na front daw. No? Front daw, communist front daw. Yun yung lagi nilang sinasabi sa amin. At palagi naman namin sinasabi na hindi. Sinungaling ang putik. Hoy, sinungaling ka. Tatanggi ka pa, ikinanta ka na ni Joma. Kayo yung party list na communist party na tinatag noong 1968 pa. Isa-isahin natin para masaya. Bayan muna. Anak bayan, kabataan, anak pawis, kadamay, act teachers, kilusang Mayo Uno, kilusang mambubukid ng Pilipinas, League of Filipino Students, atribu, partido manggagawa, at yung partido na ito, Gabriela. The Communist Party of the Philippines was established on December 6, 1968 as the Marxist-Leninist Vanguard Party of the Working Class. This party is supposed to be the standard bearer of the working class, which is that class that is the most progressive, productive, and political force in the Philippines. Kita mo, ang linaw-linaw, ginawa kayo ni Joma para maging political force laban sa gobyerno ng Pilipinas. Gagamitin niyo yung mga kawawang estudyante, manggagawa, magsasaka para gawing armas. Lalasunin ang isip sa pamamagitan ng nangyayaring krisis sa Pilipinas. Itatatak sa isip ng tao, inaapi tayo ng gobyerno, inaapi tayo ng gobyerno para yung galit ng mga tao tumaas. Ikaw naman si Uto-Uto na niwala tapos nagaklas. Silang tatlo yung nasa loob, kayo yung nasa labas. Sa loob, sa labas, sa loob, sa labas. Guguluhin nila ang loob at labas. Political force. Hindi nyo napansin yan yung tinatawag nilang political movement. Ang motto nila, destroy the government by joining the government. Pag hindi nila kayang wasakin ng president, vice president, habang winawasak nyo yung isa sa kanila, palakpakan yung mga rebelde, sabi nila, excellent. Ang first step nila, paghiwalayin ang unit team at magkaroon ng malaking argument. Sila yung mga nagdadamit desente pero mga serpent. Tapos tutulungan nyo sila. Pinadali nyo lang yung trabaho nila, sarap nyong hambalusin ng fluorescent. Ipasyal sa tagig tapos ihulog sa tenement. Only the party which represents it cannot win the Philippine Revolution all by itself. Tama yun, boss nyo. Hindi kayo magtatagumpay pag walang alyansang bubuuin. Kailangan may armed wing sa political wing. Yung mga tangang to yung armed wing. At yung tatlong to yung political wing. Susupalpalin natin to. Paano? Kung paano sinupalpal ni Jordan si Patrick Ewing. Ang kanilang kilusan ay parang isang mandirigma na may kalasag at armas. Ang utak, ang CPP, o ang Partido Komunista ng Pilipinas. At para mapabagsak nila yung gobyerno at yung mga tinatawag nilang burokratang kapitalista, gumagamit sila ng armas o puwersa. Yung mga tangang to, ang armas, ang puwersa. Sila ang armadong nakikibaka sa mga militar at kapulisan. Sila ang mga nasa bundok, sa bukid, at kanayunan. Sila ang nag-oorganisa ng mga magsasaka, magbubukid, at mangingisda upang mabuo ang organong kapangyarihang pampolitika.
At higit sa lahat, lagi silang unit team sama-sama. Hindi sila nagsisiraan na parang mga tanga. Ang Partidong Komunista ay meron ding kalasagyan na nagbibigay proteksyon sa armadong kilusan. Ang may simbolo ng armas ang nasa red area. At ang may simbolo ng kalasag naman ang white area. Ang white area ay yung mga nasa syudad, purok, urban at mga kabisera. Kabiserang hindi natatapakan ng mga armadong kilusan nila. Ang National Democratic Front ang kumikilos sa white area. Sila yung paboritong pitikan ng kamera ng mga media. Kaya may simbolo silang kalasag, tagapagtanggol para hindi halata. Gagawa ng fake surrender yung mga rebelde, tapos sila yung tagasangga. Pepekein yung pagsuko para yung mga militar masira. Meron sa Senado, meron din sa Kongreso. Tapos sasabayan ni Renato. Naglalabasan pag ginagisa ng keso. Gusto niyo ng sample? NDF sa Senado? O Boljak, patugtugin ang resibo. I declare that I have worked with the National Democratic Front and I am not ashamed of it. The Communist Party of the Philippines or similar organizations, movements, beliefs, associations could be declared as what? Enemies of the state? It's so difficult to identify that. O gusto niyo naman ng sample ng NDF sa Kongreso? O Boljak, patugtugin ang resibo. Nung nagkaroon ng mga peace talk, ang ginagamit po natin ay NDF. NDF. Or National Democratic Front to be exact. Ayun, Gabriela. Ayan o. Kasama yung NDF consultant na si Lloyda Magpatok. Paborito nilang isulong. Peace talk. Sinusulong nila yung peace talk para gawing muog para makasilong. Kaka-peace talk na ito. Ayun, nakulong. Yan, kasakasama ng Gabriela yan. May kasong murder, may reward na 500,000. Bukod sa leader ng NPA, nagpositive pa sa COVID yan. Nandyan din ang White Area Committee. Sila yung tinatawag na tambaluslos at kabatiti. At sila ay nagtatayo ng legal na organisasyon sa bawat sektor ng lipunan. Tulad ng union ng mga manggagawa, gurong publiko, kawani ng gobyerno, operator at jeepney driver, urban poor, mag-aaral, kababaihan at marami pang iba. Nagtatayo din sila ng taktikal na alyansa sa mga partido politikal na katulad nila para kalabanin kung sino mang nanunungkulang administrasyon na namumuno sa kanila. Sila yung nagsusulong ng kilusang welga sa hanay ng mga manggagawa, sa walang tigil na protesta sa aksyon masa at mainit na pambansang issue ang gamit nila. Sa gawain ng White Area Committee na pag-aalab nila ang galit ng mga mamamayan at inaalis nila ang tiwala sa pamahalaan. At doon lumalakas ang suporta sa armadong pakikibaka na inilulunsad nila sa kanayunan. There are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan or Bayan in short. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, o di Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP, Gabriela the Women's Alliance. Hindi po, hindi po kami NPA. Lagi nga namin sinasabi yan eh. Ang lagi accusation sa amin, sinasabi nila na front daw. No? Front daw, communist front daw. Yun yung lagi nilang sinasabi sa amin. At palagi naman namin sinasabi na hindi. Gabriela, the Women's Alliance. Palagi naman namin sinasabi na hindi. Gabriela, the Women's Alliance. Hindi po. Hindi po kami NPA. Lagi nga namin sinasabi yan eh. Sinungaling! Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw na pinsan ng Siraulo, Manggagancho at kamag-anak ni Taning. Kaya yung unit team, huwag niyong paghihiwalayan. Tandaan niyo yan. Sila nga buong buo, solid na solid, hindi mo mapapaghiwalayan. Ang babasag ng unit team, plastic lang. Binoto mo tapos sisiraan mo. Sinong niloko mo? Tanga, edi sarili mo. Ano? Kalabang ka, babarata na kita. Ben, pwede na ba akong kumain? Sino nagsabi sa'yo kakain ka? Sabi ko walang kakain hanggat walang nahuhuling matabang isda. Ben, di ba si Arlene nakita ko? Ang sabi ko hulihin mo, hindi ko sinabing tingnan mo.
sa mga politika na tibole yari ibel barubal. Nandito na yung pinakamagtago ka kung isa ka sa kanila. Hamalas ka pag nakita ka niya, hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas kang pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal. We'll be right back.